Good morning! Balik morning. Papotan! Morning. Ay, naka-on-cam na pala ako. Nagsa-search pa ako. Nagsa-search pa ako. So, may cellphone ka pa, hindi ka pa-prepared. Ay, pambihira naman. Sa susunod, wawarningan nyo naman kami. Handa. Bago nyo kami ibuton. Kaya nga. Kasi alam nyo naman, hanggang sa huling sandali, nagre-research pa rin kami ni Rica. Tuloy-tuloy yung pag-aaral every morning. Every morning, yes. Every morning. Kasi, yung mga kasapi ko sa Kamawa. Ano yung Kamawa na yan? Kawama. Kawama, oo, di ba? Ito yung kapisanan ng mga walang magawa. Kawama. Kaya nga. Iniisip ko lang, wala kayong ginawa. Ang dami-dami yung opinion tungkol sa family problem. Ayun ba? Family problem. Magsalita na nga si baby boy. Para malinaw diba? Na ang lahat. Kung makakomento kayo, akala nyo, parte kayo ng pamilya na yun. Kaya nga. Alam nyo lahat ng mga pasikot-sikot kung saan nagmula yun. Hindi nga ninyo alam kung paano i-pronounce yung repasyansi. Tayo nga. Kapan nga. Aga-hurdles lang. Repassage. Opo. Bakit palaging binabanggit 'yon sa yung repassage? Repassage. Kasi hurdle lang ang alam ko. Tatlong beses na may repassage. Pwede rin siguro pero repassage. Ngayon lang kasi pinatupad yata 'yon o inimplement sa Paris Olympics. Syempre Paris, 'di ba? So Francais. Repassage. Ito po in the simplest way possible, ang ibig sabihin niya ni giving second chances. Mm-hmm. Doon po sa mga na-eliminate na. Okay. Yes. So this is like pangalawang try. Yes. So meron po yung mga initial heat halimbawa sa track and field, no? Heat para top 10. Yeah. Top 10 lang Yung mga hindi nag top 10, they will battle each other again. Mm-hmm. So that the top or kumisan, the top two will get another chance to compete in the next round. Mm-hmm. Kasama na yung top 10. Ganun. Oo, kung nakikinig, kung nanonood kayo ng It's Showtime! Ang tawag po dun sa Showtime, resbakbakan. Ayan! Mas madali yung resbakbakan, gano'n na lang. Magkaintindihan na lang tayo. Oo. Ngayon, repasyazbakbakan. So wait lang, yung repasyaz. Yung pinag-uusapan natin. P-U-H-A, repasyaz. Ina-applyan sa lahat ng sport, ng sports. Halimbawa, alam ko, meron dyan ng selective justice, ha? Depende. Usually, nagsimula ya tayo sa mga track and field, etc. Yung maraming mga competitors. Excuse me. Halimbawa, sa MotoGP, no, na mga ito yung motorcycle race, di ba? Kukuha sila ng elimination that will get the top 10. Mm. 22 lahat yung mga competitors So yung top 10 safely going into qualifying sure pool na yun. Mga sure na yun. But to find out kung sino yung mga nasa starting grid. Oo. Okay. Ngayon, yung mga na-eliminate, maglalaban-laban ulit. And they will get the top 2. Na-eliminate nga sila? Sa top 2 pa sila mapupunta? Hindi. They will get the top 2 of the 12. Top 2 of those. All right. So, yung top 2 na yun, jo-join ngayon doon sa top 10. Ayan. Naka-chance yung dalawa. Ayan. So, now, they will not go into qualifying 1, no? Or qualifying number 1. They will go straight to qualifying number 2. Parang ganun. Sana ang buhay din and family family relations have repassage na pinag-uusapan. Which brings us to our topic for today, second chances. Yes! Second chances. Alam mo, isabong. Nabalik na naman yung isabong. Idugtong na natin. Napakagaling mo dyan. Andun na tayo sa second chance ng pamilya. Nasa repassage. Yes. Repassage. Second chances. Ngayon, isabong na siya. Iba ka talaga. Wala Iba kami eh. Di mo man lang dinaan sa TikTok yan. Sa kaya nga po ang programang ito ang wildly considered as the number one program. Talaga? Yes. Yes. At 9:30. Yes! DWPM. Yes! 9:30 a.m. Mahal na isa't isa!
right. Ang ating mga naglalagab love na balitapatan. Serbisyo, balita. No. Ngayon! Una, resolusyon na layong pagsamahin ang investigasyon sa mga krimeng iniugnay sa Pogo, illegal na droga at war on drugs, inaprubahan ng Kamara. Balita Pata! Dami ko pinindot. DOJ, DOJ nakatakdang desisyon na ng reklamong human trafficking laban kay Bambantarlak Mayor Alice Go. Balita Pata! Samantala, pagsasampa ng election offense laban kay Mayor Alice Go, inaprubahan din ng COMELEC. PCSO pinag-aaralan ng posibleng pag-regulate ng sabong dahil sa utos ng pagbabawal sa mga pogo, pagbuhay sa operasyon ng isabong, nire-repaso rin ng PAGCOR. Balita Pata! Ito pa, mga namataang barko ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea, abay nadagdagan pa! Aba! Balita Pata! Inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo tumaas ngayong Hulyo. Balita Pata! Ilan sa mga balita natin yan? Ako, partner. Alam, inflation. Ang dami, no? Mm-hmm. Hindi ko maintindihan kung saan tayo magsisimula. Eh. Oo, yung pong inflation, dahil sa, among others, yung pagtaas ng bayarin natin. Saan? Mm-hmm. Sa pagkain? Hindi. Electricidad. Naku. Oo. Pwede nadagdagan daw yan ngayon, di ba? Who's monitoring this? Oh. Honestly. Oh. Meron, di ba ERC? May ERC, Department of Energy. Oh. Mga chong, ang dami nyo ha. Mm-mm. Pero wala kaming nararamdaman na talagang nagmamalasakit. Mm. Para malaman kung gumawa tama ba ito. Gumawa din ng malasakit clinic para sa kuryente. Para makaramdam tayo ng reprieve. Malasakit center. Oo, malasakit center sa kuryente. Dahil masakit eh. Oo po. Eh, kasi nga, dahil ako nga eh, alam nyo naman nagaling sa probinsya, nararamdaman ko talaga sa probinsya. Oh, anak nang, ang taas talaga ng per kilowatt hour charges. At ang dami-dami pang nakalista doon na hindi mo as a matter of fact, kahit na college graduate ka, kahit na may masteral ka pa, o subukan mo nga, explain mo nga kung ano yung mga nakalista na yun ng mga charges and surcharges and meron pang ano nga dyan eh, peso-dollar exchange rate. Bakit nasa amin peso-dollar exchange rate? Kasalaan ba natin yun? Kaya servisyon dapat nyo ibigay sa amin yan sa taong bayan na amin binabayaran. I think really nobody seems, I'm being very kind, seems to be monitoring this, ano. Mm. Grabe! Mm. O tapos ngayon, galing tayo ng El Nino, di ba? Mm. O pagkatapos natin mag-aircon dahil wala ka naman talaga magagawa. Kaya nga, napakainit. Oo, aba, ito ngayon, we are reaping the storm after El Nino by way of La Nina. Sabi, from El Nino, we have La Nina. Bakit ganon? Ayan. Oh. So, kaya nga, utang na loob. Ito na ang ating kung kayo ang tatanungin. Question of the day. Mm-hmm. Oh, so, kanina, talagang second chances. Marubdub. Matindi. Nagpupuyos ang damdamin ni Cannoli de Castro. Mm-mm. Para ako nagbo-voiceover. Dahil nga doon sa isabong. Oo, aba eh, hindi na mukhang may mga gustong pag-aralan. Pwede kaya ba kaya nating i-regulate 'yan? Uh-huh. Kasi mawawalan tayo ng mga 9 billion pesos dahil sa total ban sa Pogo. Uh-huh. Eh sayang naman, kawawa naman ang ating kawawang gobyerno. Ayo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 y
Oo, pabor ba kayo? Pabor ba kayo sa pagbuhay sa isabong bilang, sabi nila, pambawi sa mawawalang kita dahil sa total ban sa piogo. Ayan. Isabong, piogo, pogo. Yan, o palagay ninyo. Does it make sense? Mm-hmm. Do you think it will really matter in terms of funding dagaa or General Appropriations Act, itong budget for 2025? Mm-hmm. Do we need isabong? Di nga malaman kung nasan yung mga... Bayan eh, di nga natin alam kung paano natin naayusin at saan ipapasok. And sige, message na po kayo sa amin kung pabor nga po ba kayo sa pagbuhay ng isabong bilang pambawi sa mawawalang kita daw.
dahil sa total ban ng Pogo, hindi naman nila dineliver. Sabi, diba, yung sabi nga ng bata sa YouTube. Budget na. Oo, hindi naman nakuha yung dapat ikikitain from Pogo. Message nyo na nga kami. Iinit ang ulo natin. Wednesday morning eh. 0919-278-3000 social media pages natin. Facebook, X, at YouTube. I-like nyo na po yan at mag-comment din po dahil tinitinan din po natin at sinisilip yan. Huwag kayong mag-alala. Dito, may consent ang lahat ng inyong mga ipapadala kahit hindi na kayo magpaalam sa amin. At tuloy na nga po natin. Mga din magiging usapan, kahapon po lumabas ang figure ng ating inflation for the month of July. 4.4%. Bumilis po ito. Bakit bumilis, hindi tumaas, no? Bumilis po ang inflation natin, 4.4% from last month, that is June, of 3.7%. At saka pag-usapan din natin yung ekonomiya ng US partner, no? Kung may epekto ba ito sa Pilipinas. Pwede mo i-on yung mic mo kung gusto mo. Kasi ayokong mag-interfere because you're on a roll. Yeah. Like a donut. Oh yes. So inflation is yung pagbilis kasi. Kaya, so, you know, you can say it's proper to say bumilis ang inflation rate. Pati hindi tumaas. Eh kaya nga kasi pabilisan ng ano dito eh. Na? Oo, parang sa repasyas. Pabilisan ng ano, pag-ubos ng pera namin. Pabilisan ng pagtaas ng mga presyo pag-inflation. Oh, malaman natin mula sa ating iginagalang na ekonomista at Business World Economist and President ng Foundation for Economic Freedom, si Sir Calixto Chikyamco. Sir Toti, good morning. Peter at Rika, inyong kasama sa Balita Patan. Magandang umaga po, Sir Toti. Magandang umaga po rin sa inyo. Hi, long time no see, sir, ha? Huh? Buti na po. Nakasama ka namin today on Zoom pa at that. Yeah, we are very pleased to have you, sir. Sir Toti, medyo malalim-lalim siguro to, or we're just pretending we know. So please help us understand. Una, yung inflation rate na 4.4%, no? This is the highest the quickest for year to date, no, for 2024. Ano po ang significance nito, if at all? Is it really just, well, you know, nangyayari talaga yan, but this is not within the 2-4% na forecast ng ating mga finance officials. Go ahead, please. Tama po yun. Ang dahilan po niyan ay sa pagtaas ng presyo ng pagkain. In fact, ang bigas, tumaas siya ng 20.9%. Ang contribution niyan sa inflation rate ng 4.4 ay 1.6%. Mm-hmm. Pero hindi lang po bigas, no? Yung pangalawang item na tumaas, yung restaurant services. Ibig sabihin, pagkain rin po. 4.9% po tinaas. Ang contribution sa inflation rate is 0.5. At yung mga iba pa, like vegetables, tomatoes, for example, 92% ang increase. Yeah. Ang contribution niyan is 0.2% sa 4.4%. So, maraming component niyan ay pagkain. Pero ang inflation rate na 4.4, average po yun. Sa mga mahihirap, mas mataas po yan. Ah. Yun nga po. Kasi ang malaking component ng budget ng mga mahihirap ay sa pagkain. Mm-hmm. Dahil ang tama sa ating mga mahihirap na kababayan ay siguro mga mahigit na 5% po. Okay. So ibig sabong sabihin niyan yung bang habagat at saka yung bagyo Karina, naramdaman na ba? In other words, was it contributory to the 4.4% inflation rate for July? Well, isang contribution yon. Ang pangalawa is yung importation po ng bigas. Hindi ba mayroong EO62 na binaba ang tarifa ng bigas from 35% to about 15%? Mm-hmm. Pero ang problema, yung mga importers po ay nag-hesitate mag-import dahil po may kaso sa Supreme Court ng mga grupo ng mga magsaka na kinu-question tong EO na ito. So natatakot sila na mag-i-import sila pagkatapos magtataas yung tarifa. Actually po, ang presyo po ng bigas sa mundo ay bumabagsak.
Therefore, dapat bumagsak po rito basta i-allow po natin yung importation ng gusto. Pinag-usapan na rin po natin yung pag-aayos ng taripa natin at ang importation. Malaking bahagi po yung bigas, di ba, dun po sa pag-contribute ng inflation natin. Sabi niyo din po kanina, Sir Toti, na iba pala yung inflation na nararamdaman ng mga mahihirap dahil mas malaki ng porsyento ng budget nila ay napupunta sa pagkain. So kakailanganin po ba na pag naglabas tayo ng inflation, titignan talaga natin yung pinaka-epekto nito doon sa mga nasa laylayan? Oo, nilalabas rin yan ng Philippine Statistics Office na kung ano ang tama sa ating mahihirap. Mm-hmm. I think it's mga 5.6%. Hindi ko na matandaan. Mas malaki dun sa average na 4.4%. Mm-hmm. Binibigay po ba ng gobyerno natin itong datos na ito sa NEDA para sa mga proyekto na kakailanganin nilang ayusin? Oh, I'm sure po na alam ng NEDA yan. Alam po ng NEDA. Ang maganda po naman ang gusto nilang gawin na binabanga yung taripa sa bigas. Ang problema, may mga grupo na nag-file ng kaso sa Supreme Court. Kina-question yung constitutionality or legality nitong pagbaba ng taripa ang bigas from 35 to 15%. Mm-hmm. So ang nangyari po, nag-hesitate po yung mga importers. Mga kokonti lang po na ipasok nila noong July. Mm-hmm. Yeah. Hopefully po, itong Augusto, mas maraming papasok. That's hopefully. Yeah. Oo po. Pero bigyan nyo nga po kami ng mathematics nito. So kung bababa ang taripa ng bigas, hindi ba magiging maganda nga dahil sa maraming papasok na bigas and therefore, when there's more supply, di ibig sabihin, mas bababa ang presyo. Tama po ba yun? Tama po. Kasi kaya lang po, nung July, nag-hesitate po yung importers nga dahil po sa kaso. Aha. Na ilabas ng mga grupo na magsasaka na kino-question yung EO. Oo. Yung pagbagbagsak ng taripa. Actually, dapat malaki ang pagbagsak, hindi lang dahil sa pagbagsak ng taripa, kasi yung world market price ay bumababa. Yeah. So, ibig sabihin, kapag bumababa ang world market price, therefore, mas mababa ang importation cost ng Pilipinas. Tama po yun. Yun nga lang nung July nga, nag-hesitate yung mga importers doon sa kaso. Yeah. And then, sinabi ng DA na baka mag-impose sila ng safeguard duty. So, ano-ano. So, yan ang po ang nangyari. Pero, hopefully po, itong Agosto, ang pag-asa po ng Central Bank, bumagsak ang presyo ng bigas at we will fall within the target range of 2 to 4%. Oo. Sir Toti, meron po bang magagawa talaga ang gobyerno? I mean, if they put their mind into it, ano po? Kasi parang lumalabas na pag naging 4.4% ang inflation, talagang ganun yun eh. Ano pa ba magagawa natin? It happens. As a matter of course, it will happen. Pero kung kayo ang tatanungin, meron bang mga pwedeng intervention ng gobyerno para hindi naman napakatindi ng taas ng inflation? Short term, wala tayong magagawa kundi mag-import kasi kulang po yung production natin. So the only way to bring down prices is to bring more imports. Mm-hmm. Actually, tama po yung paggawa ng gobyerno na ibinaba yung taripa ng bigas from 35 to 15%. Kaya lang po nabulalyaso dahil doon sa kaso, pero hopefully po magawa na nila ng paraan para i-dismiss ng Supreme Court itong kasong to at maraming mas pumasok. Ang dapat rin, ang Department of Agriculture ay encourage ang importation sapagkat talagang kulang ang pag-produce natin ng bigas. Sir Toti, kawawa daw yung mga ano natin, mga magsasaka natin pag na bumaha ng imported rice dito, paano naman sila? Well, mas kawawa, alam mo, how many
yung mas kawawa po yung 110 million Filipinos at yung mga 30% ang ating mga kabataan na malnourished at stunted. Sakalan niyo po, yung maraming magsasaka ay themselves net consumers of rice. Nagpa-plant sila at sila kinakain nila yung what they plant, pero nung sa off-season, pagka hindi harvest season, eh bumibili po rin niya ng bigas sa palengke. No? So sila po rin ay consumers. Mm-hmm. Farmers are themselves consumers. Mm-hmm. Pwede po bang malaman, Sir Toti, kung itong mga report na inilalabas ng Bangko Sentral ay Manila-centric yung data? Because alam din naman po natin na iba po ang inflation pagdating sa labas ng Metro Manila, NCR. Hindi, weighted average po yan, no? Sa lahat ng regions. Kasi ginagawa po nila, nagsasurvey sila eh. Nationally. Okay. Can I switch, partner? Oo. Sir Toti, magsi-switch lang ako, no? Dahil medyo matindi yung naging pagbagsak ng bourses o stock market sa Amerika at nagkadamay-damay na nung Monday yata ito, no? So yung tech-heavy Nasdaq, S&P, Dow Jones, at pati na yung iba't ibang mga developed countries, talagang bumagsak yung kanilang mga stock market, no? At ang sinasabi nga po, dapat daw magbawas na ng rate ang Fed. Opo, therefore, kung ganun din lang, do you think na dapat na rin magbawas ng interest rate ang Pilipinas? Alam mo, palagay ko, dapat na. Although ang sabi ng Central Bank, hindi muna sila magbababa kasi yung inflation nga nung July, it breached the 2-4% target. So gusto nila maghintay pa. Mm-hmm. Pero sa palagay ko, panahon na magbaba ng interest rates. Alam niyo po, yung nangyayari sa Amerika, merong bad news yan at good news po sa atin, no? Ang bad news po niyan is yung mga ibang industries natin maaring tamaan yung mga nag-e-export sa Amerika, no? Let's say mga electronics, mga niyan, iyon hihina yung demand para sa kanilang produkto. Mm-hmm. Pero ang good news po diyan is nakikita na po natin bumabagsak ang presyo ng langis. No? Mm-hmm. Opo, saka opo. Yung interest rates, alam mo, malaki tayong utang, hindi ba? Opo. Yung global interest rates, bababa. Uh-oh. Therefore, mas kokonti ang babayaran natin in interest payments, di ba? Okay. Hindi po ba ano yun? Pag nag-umutang tayo, constant na yung rate na yun for X number of years. Di po ba ganun yun? Hindi. Yung mga iba niyan, naka-tie up sa mga LIBOR or banking rate, no? Hindi po fixed lahat yan. Okay, okay. Mm-mm. Sir Calix, yung marami po sa ibang bansa, no, first world countries, ang nakikita na may softening ng kanilang economic data. Kung sila, mga first world countries, nakakakita, ayaw nila sabihin they might tip into recession, meron ba itong mga reflection sa atin na mga middle income countries? Should we be scared? Well, alam nyo, depende po yan, no? Ang Pilipinas po hindi masyadong export-oriented. Mm-hmm. Ang exports to GDP natin mga 30%. Ikumpara nyo po sa Vietnam na 110% ang mm-hmm. kanilang export to GDP. Ibig sabihin, dependent po sila sa exports. Tayo po 30% lang eh. So hindi tayo masyadong maapekto kung humina ang demand sa Amerika o sa ibang bansa. Mm-hmm. Ang pagiging effect ang GDP po natin is dependent on consumer spending . More than 70% ng ating GDP is from our consumption po . Yeah, okay. Last na lang po sa akin, Sir Toti, ano, kung ibababa nga ng Amerika yung kanilang interest rate, ano po, would that mean na maaaring maraming mga capital inflows di papunta po dito sa Pilipinas, and therefore it will of course be very good boost for our economy? Well, again, depende po nung gagawin ng Central Bank. Kung ang Central Bank hindi magbababa rin ng
interest rates. Oh, tama po yun kasi mas mataas yung ating interest rates relatively before. So papasok po ang capital dito. These are short-term capital. Opo. Pero pag binabari ng central bank yung kanilang interest rates, eh medyo patas lang, ano? Hindi masyado natin makikita na isa ng movement ng sa ating exchange rate, no? Okay, okay. Ayan, last na lang din po, Sir Calic, ay Sir Toti, no? Yun pong ating interest rates, no? Hindi pa po ba ito hindi pa po ito ibinababa, sinusundan pa po natin yung mga gagawin ng Fed, no? Whether or not we're gonna be raising or lowering. Tingin niyo po ba dapat for now ibaba na talaga natin 'yan? Ang tagal na rin po nating mataas. Well, palagay ko talagang kailangan ibaba natin kasi nakita man natin ng GDP natin nag-slow down, no? I mean the government has not hit its target of 6%, no? It's because of the higher interest rates. Mm-hmm. Yeah. Saka ang expectation po ng central bank, bababa yung inflation rate kasi kakagat na po yung pagbaba ng tarifa ng bigas, hopefully. Mm-hmm. Again, hopefully by August, no? Mm-hmm. So, at the same time, kung ibababa ng Amerika yung kanilang interest rates, they're supposed to get may meeting ang Fed sa September, bababa nila, bababa rin ng ang interest rate sa Amerika. Pwede po tayong sumabay. Mm-hmm. Ayun. Naku, sana nga po kasi masakit na yung monthly amortization po sa kotse yung binili. Bilang sa kotse, sa bahay. Sa bahay. Apo, apo. Naku, ang credit card ko. Ay, ano ba yun? Sir Toti, maraming salamat po. Thank you so much for your time, sir. Maraming po salamat. Thank you po. Ayan. Good morning. Si Sir Calixto Toti Chikyamco, isa pong ginagalang na ekonomista at Business World columnist and president ng Foundation for Economic Freedom. Bago tayo tumungtong ng alas 10 ng umaga, kuha muna tayo ng ilang mga report. Isa patay sa sunog na sumiklab sa Bacoor, Cavite kanina madaling araw. Nagbabalita, nagseserbisyo sa Cavite, Steve. Raz, Steve. Rika, isa ang kumpirmadong nasawi sa sunog na sumiklab sa residential area sa Sitio Wawa, Barangay Longos, Bacoor City, Cavite kanina madaling araw. Sa impormasyon mula sa Bacoor Bureau of Fire Protection, suffocation anila ang posibleng dahilan ng pagkamatay nito at kasalukuyan pang inaalam ang detalye ng biktima. Isang residente din anila ang napaulat na nahirapang huminga at agarang pinala sa ospital. Ayon sa BFP, mabilis silang nakaresponde at dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy, itinaas ang sunog sa ikalawang Aralma 121 kanina at itineklarang fire out 355 ng madaling araw. Sa impormasyon ng BFP, higit 600 na bahay ang natupok at nasa 600 na pamilya ang naapektuhan. Sa ngayon, pansamantala munang nananatili sa Longos Elementary School ang mga pamilyang nasunugan. Tinatayang nasa kalahating milyong piso naman ang halaga ng pinsala ng sunog at patuloy pa rin ang investigasyon ng BFP sa pinagmulan ng apoy. Kaserbisyo mo sa Cavite, Steve Raz, para sa Teleradio Serbisyo at Radio 630. Maraming salamat, Steve Raz! Samantala, Nico Bagzik, standby please. Fetus natagpuan sa isang restroom sa NAIA Terminal 1. Nagbabalita at nagseserbisyo, Nico Bagzik! Good morning, Nico! Kapiter sa female restroom ng East Departure Area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, natagpuan ng mga otoridad ang isang fetus. Batay sa paunang investigasyon ng PNP Aviation Security Group, isang miyembro ng cleaning staff na nangokolekta ng basura sa nasabing restroom ang nakadiskubre ng nasabing fetus na nakabalot sa napkin tissue na puno ng dugo sa basurahan sa loob ng isa sa mga cubicle. Rumesponde naman ang Manila International Airport Authority Police at medical team sa insidente. Kinumpirma din ni Dr. Denisa Agnesto ng MIA medical team na isang buwang gulang pa lamang ang fetus na tinurnover na sa NAIA Police Station 1. Patuloy pa ang investigasyon para matukoy ang pinuntahan ng nag-iwan ng nasabing fetus sa CR ng NAIA. Servisyo mo dito sa NAIA, Nico Bagzik para sa Teleradio Servisyo at Radyo sa Istrenta. Maraming salamat, Nico Bagzik Live! Kaservisyo Live Report! Oras natin, 10:01, magbabalik Miami ang programang Balita Patay! Balita Patay! Balitaan at Tapatan!
Sa oras na 10:08 ay babalikan natin. Ito naging issue ng security ni VP Sara partner kasi nung ano, 'di ba, Sona, sabi binawasan siya ng 75 na mga personnel sa kanyang security forces. Pati tuloy si Chief Marbil. Oo, nasabihan tuloy. Pagkatapos ng concert, na-sermonan. Dear sir. Oo. Huwag kang magsinungaling. Nasabihan. O, ngayon po, ang ating pag-uusapan naman ay marami pala. Si Kabayan nga, sabi niya, 20 lang daw kanina. Air Force pa yung kanya. Pero kay VP Sara, parang 400 plus na pala yung kanyang security anong tawag detail. Doon? Detail. Oo. No? Security detail. Kasi meron siyang security group talaga. Quite different and apart from the PSG of the president. No? Iba pa pala yun? Akala ko parang share na sila doon. Hindi kasi, hindi naman siya vice presidential security group. Oo, yun nga. So, hiwala yung kanya. Yun ang interpretation niya, presidential security group naman yun. So I have to have my own. Iba yung here. VP. Ayan. Yan pa ating pag-uusapan. Dahil apat na raan, tama, 400 na sundalo nga po mula sa AFP ay nagsisilbing seguridad ni VP Sara. Usapin po natin ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Francel Margareth Padilla. Colonel, good morning! Peter at Rica sa programang Balita Patan. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Peter and Ma'am Nika. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Colonel Padilla, it's our honor to have you again po dito sa programa. Let's start first with itong 400 AFP personnel ang naka-detail for the security group of the Vice President. Can you confirm this, ma'am? Sir, ganito kasi yan, no? Yun pong presidential security group before is now a newly created bigger unit, no? Okay. Ang presidential security command na siya. Mm-hmm. So, itong unit na to, sir, secures VVIPs nga po. Mm-hmm. And inabsorb nito, sir, yung VP PSG, sir, no? Yung Vice Presidential Security and Protection Group. So, sub-unit na po siya ngayon ng PSC. Ito pong move na to is yung strategy to, sir, no? Ng Armed Forces of the Philippines for a lean and mean force structure. And nire-reorganize po natin yung efforts. Okay. So, nagbibigay po ito ng ang VPSG, VP PSG ng access to capabilities, technology, at saka yung leadership ng Presidential Security Command. Okay. So similar po kasi itong mission nila, no, and yung functions po nila. So ito, sir, ang move na to is actually a long-term strategy para po ma-reorganize natin yung AFP para maging more responsive po tayo sa evolving security challenges and maging effective po tayo sa performance ng ating mandato, no? Ngayon, sir, ito pong 400 na sinasabi natin is yung troop organization na composition. Numero po ito ng isang unit. So this can be admin and operational na po. So ito na yung mga nasa opisina, sir. Ito din po yung mga na-deploy. So holistic na to, sir, na strength, proposed strength ng unit. Mm-hmm. So it can be filled in na 400 talaga in total. Or sa ngayon, sir, hindi pa po to fully filled in, no? Na numbers. Uh-oh. Pero yun po yung composition nito, admin and operations po. Colonel, medyo, sorry po, slow ako ngayon eh. Masyadong maraming information. Kasi may admin partner hindi ko ma-digest pala. Pero let me rephrase my question, Your Honor. Ma'am, yung 400 na ito na sinasabing naka-detail sa security ni Vice President Sara, does it exist or not? Ito, sir, yung troop composition. So kung isang unit ka, sir, noon, it used to be a detachment, so to speak, sir, no, parang separate unit kasi siya. Ang authorized na troop ceiling niya, sir, is 400 po. Mm-hmm. Kaya nga po. So kasi ang pinag-uusapan lang po natin dito, totoo ba na merong 400 na security nakalaan. Personnel na nakalaan, naka-detail para sa proteksyon ng pangalawang pangulo? Yun lang po ang gusto yes, na malaman. Yun po yung unit niya, 400 ang troop ceiling, pero hindi po to na-reach na 400 in full. So, averaging, sir, na mga 300 plus to 400 at any one time, depending nga po ito, sir, sa
kailangang tao na i-deploy. So, ibig sabihin, Colonel, hindi ito set na kunyari talagang may 400 siyang kasama mula sa AFP. Hindi po ito nakaset. Nagbabago-bago depending on what reasons, ma'am. Nakaset ito, ma'am, na 400, pero I mean, hindi po siya at anyone, at one time na fill in siya, but ngayon, ma'am, hindi po, no, ang average numbers niya po, nagvavary po sa na-assign and natanggal, parang ganun. Opo, pero Colonel, 400 po yung group ceiling. Oh yeah, yes. Okay, so, Colonel, so, in other words, talagang 400 dapat. Kaya lang, may mga nagre-resign, may mga nare-reassign. Therefore, ang sinasabi ninyo, it's a moving number. 400, yes, sir. 400 ang opo ceiling. Pero right now, as we speak, ilan po talaga ang actively naka-detail kay VP Sara? Yung 400 na to kasi, sir, na numbers na dati po kasing separate na unit, is now absorbed by PSC. So, yung numbers po nito ngayon, sir, yung buong PSC na po siya. Kasama na po ito yung sa presidente, hindi lang po kay vice president? Yes po ngayon. So, more than 400 na po ito, ma'am. Kasi under na po siya, one unit na po siya ngayon. VPSG is no longer VPSG as a separate unit. Yeah. It's now under the Presidential Security Command na po. So, okay. The total number, if I'm not mistaken, kung naintindihan ko ng tama, whatever total number of the PSC ay paghahatian ng between the security forces ng presidente at ng vice-presidente. Shared, yes. One unit na po siya, opo ma'am. And hindi lang po president and vice president, and also pag other dignitaries po, no, na sinesecure na po ng PSC. Okay, so itong PSC, Colonel, ano po, you mentioned kanina, for a lean and mean organization. Ano po ang numero ng PSC noong 2023 versus ngayong 2024? Ilan po sila? Comparatively, magkailan po? Wala akong ballpark figures, eh, no? But malaking unit po kasi ang PSC. Ever since nung PSG, so sir, ito po kasi yung pinaka-distinct unit ng armed forces. Kasi ito po yung lahat po halos ng entity duly represented sa PSG, sir, no? Meron tayong Air Force, Army, Navy sa AFP, no? We have Marines. And then, nandyan po yung PNP, nandyan po yung Bureau of Fire. Kasama na meron yun. Meron din po tayong Coast Guard doon. Opo. So, ito po kasi yung pinaka-distinct na unit ng natin na andun po yung fusion of the different units po ng ano natin, ng services po. So integrated, yes, po. Na po ito, hindi lang po AFP personnel. Yes po, ang PSC, sir. Okay. But ang PSC as a unit, sir, is under AFP po. So the other services, sir, that are not AFP units, they are there in the capacity as OPCON po, operational control. Oh, this is very difficult to understand, ano po, kasi integrated and yet merong ceiling para sa vice president na 400. It's also shared, well, the VP shares with the president, no, in terms of the security group. Eh, kung ang pinag-uusapan po itong 400 na ito, siyempre meron naman talaga yung naka-close in talaga sa kanya, di po ba? Yung personal detail niya. In other niya. Words, kapag nasa Metro Manila siya, ito yung kanyang contingent. Kapag nasa Davao siya, ito yung kanyang contingent. Let's talk about yung close-in security na yun. Yung talagang on the ground. Mga ilan po ito? Without wala being specific. Wala akong exact number, sir, ng close-in niya, sir. Wala po kayong number, ma'am? Wala akong exact number nung talagang fixed, sir, na nasa kanya. Yes. Sa kanila po kasi yun sa VPSG, sir, kung how they deployed their troops. So kung ang troop ceiling mo, sir, is 400, i-assign mo to, sir, sa different subunits mo. So may close-in ka doon na N number, meron kang office duty na N number, ganun, sir. May duty ka rin na nasa Davao area kung saan po i-deem po ng commander ng VPSC na kailangan po niyang deployan ng tropa. So doon po nakakalat yon. Opo, ma'am. The PSG is still in within the AFP organization, right? Yes, sir. Organic opo po sila, di ba? So there, opo, ang PSG. So therefore the AFP chief will know kung ano talaga ang mga naka-deploy
sa VP and VP contingent. Tama po ba yun? Opo sir, yun nga po sir yung allocated. So this unit can be allocated a troop ceiling of this number, and then yung commander on the ground na po sir ang mag-designate po ng tropa as deemed necessary po sa commander on the ground na sir. Kung saan po ilan numbers ang ia-assign to particular subunits. So ito pong mga bilang na ito no ng mga AFP personnel na naka-assign dito sa personal security, ano na po, iba na ang tawag, no? Presidential Security Command. Ano na po sila? So ngayon po, itong 400 na to, absorb na po siya. So it can be bigger in number na po kasi under na po ng command. So hindi na po separate itong... Yeah, I mean, ma'am, opo, yung workload nila everyday would change depende sa pangangailangan. Ina-assign sila dito depending on what is needed of them. Yes, ma'am. Ang deployment po kasi ng protection, VIP protection, will depend on certain engagements. Mm-hmm. So, meron pong engagement na maliit lang. Mm-hmm. Say, for example, she's gonna attend a particular meeting lang in one place. Mm-hmm. So, titignan po natin yan, no? Meron po tayong mga, aalamin natin ilan talaga yung requirement for a particular deployment. May mga deployments po tayong malakihan. For example po, it's a religious gathering. Mga ganyan po, no? So, kailangan po kasi nating tapatan din yung numbers. Yes, so, example, sir, you have 1 million attendees. Hindi naman po pwede na 20 lang ang security mo. That would be 20 out of a million, yeah, di ba po? Yeah. So, nag-augment po tayo. Not necessarily din pong organic yon. We can also augment from, say, AFP units. Kung say sa Mindanao yung area. So, AFP units from Mindanao can provide or PNP units kahit nga po Barangay Tanod or kung ano, they will augment. So hindi lang PSG. Hindi po purely PSG, di ba? They can call on augmentation from the local command. Opo. Kahit sa local po. Pati nga po ROTC, sometimes they augment us po. Depending nga po sa laki ng engagement. Ibang usapan po yun. Pati ROTC. Baka humaba usapan. Colonel Padilla, one last from me, ma'am. Yung po bang, syempre, pag naka-detail ka, yung po bang food and food allowance, travel and everything, would that be under the budget of the PSG or the budget of the VP, kung VP ang pinag-uusapan natin? Sa ngayon, sir, under na nga siya ng PSG na, sir. So, magkasama na to, sir. So, hindi po pa, sir, bagong-bago lang po kasi itong pag-merge nila, sir, no? Personally, sir, I'm not privy on how the costs will entail. But, ito, sir, ang budget for any engagement, yes, ano po, shouldered by the office po. Mm-hmm. Ako po, medyo showbiz yung aking katanungan, Colonel, no? Pero na-curious lang po kasi ako, bakit kailangan sabihin, no, na meron tayong 400 AFP dedicated personnel para nga po dito sa security ni VP Sara? Is this in response to doon sa nangyari na pag-pull out ng 75 PNP mula sa kanyang security detail para ipakita na hindi naman talaga nagkaroon ng kawalan sa seguridad ng vice-presidente? Hindi mo, no. Kami po sa AFP, we're duty bound and it is mission bound. It was asked lang during a press conference, ma'am, no, nung around how many ang naka-detail po sa opisina niya. So that was why the number came out, but it was not any response to anything at all, no. Hindi na ang AFP po, we are a very professional organization. We do our mission accordingly, kung ano man po yung required of us to perform. So there's nothing really for us to respond to, but it was a question during a press conference that we answered lang po. This personnel that we have assigned for the detail ng ni VP Sara po and all the other dignitaries po natin, yes, nagbabago-bago ito or are these already selected na, the 400? Nagbabago-bago nga ma'am per engagement yung numbers. But as I said, this was a previous unit nga po and ito po yung troop ceiling ng previous unit. But now, it's already absorbed. So the 400 is not really 400 na po but one whole PSC na po. Yeah. So it's bigger in number na po because it's for all VIPs already. Total number of PSC, ma'am? Yes po, as a unit na po. Yes, sir. How many po ang total number ng PSC? Nasa thousands na ito, sir. Kasi nga, sabi ko nga, nandyan na po yung Air Force, Ala. Yung Army, Navy, Marines.
Lo. PNP, lo, wala. Lahat na puso na nandyan. Lalo na natira sa West Philippines si ma'am. Dumadami pa naman yung mga China vessels doon yan. Colonel, ma'am, thank you very much. We appreciate, ma'am, your candidness. Opo, sir. No? Clarify lang po natin yung ating, ano sir, no? Ang AFP po. Mm-hmm. We are a professional organization and we'll do our mission as per ano po required of every unit. In this case po, yung sa PSC, our mission po is to protect the president and other VVIPs from harm and embarrassment, and we will continue to do our mandate accordingly, sir. Yes, ma'am. Yes, maraming salamat po sa inyong serbisyo. Magandang thank umaga you, po. Ma'am. Magandang umaga po. Maraming salamat. Noted. Thank you po. Ating Colonel Francel Margaret Padilla, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines o AFP, ating nakausap. Yun naman eh. Ini-issuehan daw kasi natin yung 400 eh. Para naman sa siguridad yan ang dignitaris natin. Eh, 75 nga lang yung tinanggal eh. Nagkagulo na sa kangkungan eh. Kaya nga. O, marami naman pala. Libo-libo naman pala nakasign sa kanila. Sige, dito na lang tayo sa ating mga komento natin. Komento. Kung kayo ang... Okay, sandali. Sisingit ko lang dito partner, no, ha? Aba, ibumaba pa ulit yung ating Brent crude per barrel pricing as of 30 minutes ago. $76. Eh, kahapon po eh, nasa 77. Oo, kahapon. 79 nung Friday. Oo. 77 kahapon. $76 na lang po per barrel. Ayan. As of 30 minutes ago, magandang mga pangitain ito. Sana, gumaan-gaan pala rin babayaran. Samantala, nag-hold ang ating piso. Buong tapang. Oo, na naninindigan sa 57.72. Ay, buti pa ang piso. Kaya tayong ipaglaban. Dito na tayo. Ang katanungan, pabor ba kayo sa pagbuhay ng isabong bilang pambawi sa mawawalang kita dahil sa total ban sa Pogo? Your answers now. Doc Kutch Rivera, ban na din yan for life. Gumagawa lang yan si Tinko para makinabang eh. Ano ba yan? Gemma Nacito, ang galing at ang talino talaga ng mga nasa PCSO. Ang bilis mag-isip para sa kanilang mga bulsa. Ay! Sa bayan pala. Out Pogo, in ang isabong isip-isip. Angel Vera, good morning. We don't need isabong or any kind of gambling online or otherwise. It is downright immoral. Government should think of other income generating efforts which can also generate good jobs. Thank you po. Mina Lee, hello, good morning po. Kahit kailan po hindi ko papaboran ng isabong or kahit na anumang klase ng sugal, mas marami pong nasisirang buhay dahil dyan kesa sa beneficyong binibigyan nito, tapos nakukurakot pa. Ay, ang dami na talagang nag-respond Ana Salazar, sabi niya, mga katapat, eh parang Pogo lang din yan eh. Kasi tinanggal ni Duterte ang isabong, pinabayaan niya naman ng Pogo. Kaya etong admin, pag binalik ang isabong, vice versa lang. Nakakatawa ang mga involved dyan. Hanggat makakalusot, lulusot. Salamat, Sir Peter Mamrica. Mula kay May Padawan, di ba banned na nga ang Pogo ang isabong noon dahil sa kaso ng mga nawawalang sabongero? Niwala pa pong solusyon at hindi pa rin sila natatagpuan yung mga nawawala, ha? Ang kaso nila na yon. Sad to hear na ang mismong gobyerno na mamahala ay sipa pa ang nangunguna na magsabi na i-open ulit ang sabungan, isabong po ito, para kumita ang gobyerno. Ang gobyerno nga ba kikita o protektor ng mga isabong? Yeah. Solusyonan nyo muna ang hinaing ng pamilya ng nawawalang mga sabongero, mga mukha kayong pera! Sabi ni May. Ang kapal ng kilay nyo. Ay, si Dino Monzon, sabi niya, no, isabong should never be revived under any circumstances. And especially not for the excuse of purportedly replacing income loss by the cancellation of the reprehensible pogos. Why is the government actually advocating and encouraging gambling to begin with? Not only pogos and isabong, but those e-gambling apps. Ayan na nga. Alam mo, marirace kasi yan, partner. Katulad na lang ng video ka karera na pinagbawal din noon, di ba? O baka naman mamaya, pag sinabi nilang ibalik ang isabok, ibalik ang video karera at yung ibang mga binan nila noon. Ang gulo talaga nating mga Pinoy. Gulo-gulo. Ate Emmy. Ito si Ate Emmy ng message. Huwag na lang po buksan parehas kasi pareho lang sugal yan. At ang problema sa pamilya at gobyerno, di pa nga nasusolve yung nawawalang sabongero, na-mention din niya. At nakaka-addict yan, rason para magnakaw, magsinungaling. Minsan may patayan, sirang pamilya. Di ba dati may binebenta pang mga anak? Pambayad lang dun sa mga utang dun sa isabong na yan. At least yung Pogo, sosyal. Oh. Mga alfard ang binibenta. Hindi tumatagal ng anak.
Arabella, Ella Morales, sabi niya, definitely not. Aren't we overwhelmed by those sabong-related 30-plus sabongeros still missing? Mm-hmm. Hello, PNP. Are we going to depend on gambling to keep us floating? My goodness. We are a Christian nation. We don't have a God of chance, but God of grace. Mm-hmm. Let's shape up and be spiritually blessed. Grabe. I know. Alien? Alien. Maka-ano tayo sa second chance for sabong, yeah. Pero second chance of happiness ng mga naghahanap ng diborsyo, hindi pinagbibigyan. Naku, wala. Naisip ko rin yung second chance. Dito lang tayo kay Ann Emerald and Penny. Good morning. Hindi po ako pabor na buhay ng isabong. Tinuturuan lang natin sila na umasa sa sugal imbis na magtrabaho ang mga tao. Bakit ba kasi walang maisip ang gobyerno? Puro sugal na lang. Thank you po. Arceli Lazaro says, nakaw! Hay nakaw! Ibabalik ang isabong. Eh bakit? Nakita na ba yung 30 mahigit na sabongerong nawawala? Yung mga nawawala ng kabuhayan gawa ng sabong. Mga nasirang pamilya. Aba, papagor. Pera-pera na lang ba talaga? Mag-isip naman kayo ng magandang pagkakakitaan eh. Daming hotel na may mga casino for sure. Kumikita na kayo dun eh. Oo nga. May panahon pa ba tayo? Konte. Sige, Kaloy Torres, kung bubuhay nila isabong at gawing legal pa ang diborsyo, ano na ngayon ang mangyayari sa pamilyang Pilipino? Parang gusto pa nila magwatak-watak ang pundasyon ng pamilyang Pilipino. Nahirap sa panahon lahat ng bilihin ay nagtataas ang inflation 4.4%. Milim! Binawal nga ang pogo. Ngayon ipapalitan naman ng mas malala na isabong. Mas malapit sa sikmura ang isabong dahil mga Pilipino ang tumataya. Kung gusto ng pagkor na may pumalit sa nawawalang kita sa mawawalang kita sa pogo, magtayo na lang ng mala Las Vegas dito sa Pinas. Oo nga. Alam mo ba sa Singapore, kailangan maglaga ka ng pera bago ka makapasok dun sa kanilang casinos. Kaya for local citizens and permanent residents. Hindi ka basta-basta makakapasok sa casino doon. Maglaga ka muna ng pera. Dito sa atin, diba? Tinatayo kung saan-saan lang ang mga casino. Hindi na hinahanapan ng pera. Basta. You gotta walk the talk. Diba? Maraming salamat kay June Cord Cruz at Rendil De Guzman. Pasensya na di namin nabasa yung mga pangalan. Ang dami pa nila. Ang dami mga nag-message pa sa atin. It's a very touchy subject, ha? Tama. Dami kasi yung nagkautang dahil dyan. Bukas mo ulit kami magbabalik. Rica Lazo inyong nakasama. Peter Musngi, the one and only. Tatak Servisyo. Susunod na. God bless. And good night. Tapatan ang opinyon. Harapan ng paninindigan. Balitapatan. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.